In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. I'm activating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak. But I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all the lies. Watch them burn to hell. Good day, ladies and gentlemen. Our video for today is about the third Senate hearing about the alleged PIDAYA leaks, where Senator Chis Escudero totally debunked all the lies of resource person ex-PIDAYA inspector Jonathan Morales. Let's dive right in. Mr. Chairman, if I may. If an agent prepares a pre-op report, theoretically, and does not submit it, dahil nagdalawang isip siya, natakot siya, kung ano man ang motibo niya, o nabayaran siya, kung ano man ang motibo niya, he did not submit it. As you testified, wala sa records niyo. Is that document confidential? Is that document part of your official records? My answer, Your Honor, it's no. It's not become, it did not become part of the official records of PIDAYA. Maybe that documents ay naging official or personal file lamang po ng ating resource person. Una, malinaw po dito na ang sinasabing mga dokumento na inilabas ng fake news peddler na si Maharlika ay hindi official na document ng PIDAYA at gawa-gawa lamang ni Morales, gaya ng mga pinapakalat sa social media na ito ay official na dokumento. Strike 1. Sana naman magising na ang mga nauuto. Di ba kayo naawa sa sarili nyo? Ang personal file ng isang resource person, tulad ng sinabi ng ating chairman, nung siya ay police, marami siyang mga informant, may mga ebidensya kang nakakalap. Pag-alis sa departamento, pag-retire, dala-dala niya yun. Iuwi niya yun. Parang ako rin yan. Nung nag-congressman ako, nag-governor, unang term ko sa Senado, nung natapos, dala-dala ko rin lahat. Malay ko bang bawal yun? Sabi nga ni Senator Tolentino, wala namang batas na nagsasabing bawal yun. So hanggat hindi tinatanggap ng PIDAYA para magpasa kayo kung itutuloy nga ba yung operasyon o hindi, hindi pa opisyal na dokumento ng PIDAYA yun. Ganun po ba interpretation yes, niyo? Yes po, Your Honor. So it may be a document prepared by a PIDAYA agent, but not something that the PIDAYA would stand on as of yet, because it has not yet been tested the veracity, the validity, at hindi hinusgahan pa kung ito nga ay i-operate natin o hindi. Yes po, Your Honor. Ikalawa, malinaw na ang mga nasabing dokumento na ginawa ni Morales at ipinakalat ni Maharlika ay hindi pa validated at hindi pa masusing na pag-aaralan kung may sapat na katotohanan noong panahon na iyon. In a world unfolding, where stories come alive, amidst the chaos, there's a truth we strive. Splat Communications. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have three levels of memberships. Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks. Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, In Video and Live Video Shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Ngayon, tudutuan ko po ah. Kung pinapanood niyo po yung mga hearing ni Senator Bato na number one yata to sa social media ngayon, ang alegasyon ni Ginoong Morales ay hindi sa pinayagan ni Operito. Pinigilan siyang Operito. Umakyat hanggang kay General dating Director Kakdak.
umakyat hanggang kay Gadapan, umakyat hanggang kay Yesusaw. Ang dami ng pinuntahan, kaya ang pinatawag pa rin siya sa Malacanang eh. Ang tanong ko, kung hindi bahagi ng record ng PIDEA, paano ito matatanggihan ng kahit sino sa PIDEA kung wala sa records? Your Honor, actually po ang nangyari dito kasi is hindi po sinunod ni Mr. Morales yung standard procedure of PIDEA. Kasi pag may dumating na confidential informant, yung dapat gagawin niya after conducting interview, that si Mr. Morales dapat kakausapin niya rin po yung kanyang immediate superior, which is director, the division chief during that time ay si Director Francia. And after talking sana kay Director Francia, submit po siya ng Your Honor, Mr. Chairman, dininay nga po ang instruction po ni ano. Wait until I recognize you, ha? Kaya may chairman yes, dito para ako magdala sa discussion. Tatanungin kita mamaya. You want to say something? No, yes, he was about to say something. Yes. After po sana sa kanyang division chief, dapat malalaman din po ito ng kanyang director. And during that time, it's Director La Chica, yung Director of the Intelligence and Investigation Service. Nagtataka po kami kung bakit even yung kanyang division chief, si Director Francia, even yung kanyang Director in the Intelligence and Investigation Service, si Director La Chica, hindi man lang na-inform. In fact, wala silang kaalam-alam sa nangyaring ito. Dumirekta daw siya kay Deputy Director General for Operation, si then Sir Gadapan. Hindi po yun yung normal procedure. In fact, the Deputy Director General for Operation, hindi na po kailangan yung approval niya. In preparing this particular documents na dalawang yan, hindi po kailangan yung approval ng DDGO. Ang mangyayari po, dun lang sa level nila, dapat naayos dun. And after that, kung after validation, okay, so dapat dun pa lang sila kukuha. Magre-report sa Plans and Operation Service para po makakuha ng Authority to Operate and Pre-Operation Report. So at yung binabanggit case, ninyong Deputy Director Gadapan, nagkataong pumanaw na. Yes po. Pero so far, yung mga buhay pa, hindi pinapatotoo. Yes po. Ikatlo, walang nakakaalam bukod kay Morales ang tungkol sa mga dokumentong ito kung di base sa kanyang testimonya ay ang namayapang Deputy District General for Operations na si General Gadapan na namayapa na. Ibig sabihin po ay namatay na ang nag-iisang binabanggit ni Morales na nakakaalam dito, pero ang mga buhay pa na nasa PIDEA ay walang alam ukol dito. Napaka-convenient naman po na magtago sa likod ng tikom na bibig ng isang namayapa na di po ba? Paano po pinapaniwalaan ang mga sinasabi ni Morales na panay hearsay at wala man lang ni isa na magpapatunay sa kanyang mga alegasyon? Yung mga alegasyon. Nalinagay niya po dyan na 7 other personnel of the IIS, Intelligence Investigation Service. Consistent po yan doon sa kanyang naging letter sa aming pong Director General of PIDEA dated April 7, 2024 na yung conduct niya ng interview doon sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. So ano pong ginawa ni PIDEA para po malaman kung totoo hindi? Pinatawag po namin yung mga naka-assign during that time sa Intelligence and Investigation Service. Sino-sino yun? We have consulted the Director of the Human Resource Management Service of PIDEA and then kinausap namin sila, nangyari ba talaga to o hindi? Ang sabi po nila, wala po silang kaalam-alam, wala po silang natatandaan based on their personal recollection na may nangyari pong confidential informant na nag-report stating therein na yung subject po na nandito sa ating pre-operation report and the authority to operate ay naging po. Okay. Ika-apat, base mismo sa mga dokumentong ginawa ni Morales kung saan binanggit niya na ang pagtatanong sa confidential informant ay ginawa sa harap ng iba pang PDE agent, ngunit pawa itong mga kasinungalingan. Okay. Yung nga, na-discuss na natin ang previous hearing, no? Yung affidavit nila. Yes. Pero yung tinanong ko sila, were they present during the time na kinausap ni Morales yung confidential agent? Allegedly, yung araw na yon, which was a Saturday. Ang sabi rin ng mga agent na yon is, wala daw sila dahil Sabado. Yes po. Wala daw sila doon. So tinanong ko pa nga, ano magiging implication nitong affidavit niyo doon sa pag-disclaim sa claim ni Morales na
wala pala kayo doon sa area nung panahon na yan. Kaya just to be fair, just give way to all these testimonies. Yes po. Pero sige, continue. Sa letter niya po kasi, Your Honor, binanggit niya po na yung kanyang pagkakausap doon sa confidential informant ay in front of some other IIS personnel. That's why ang ginawa ni Pidaya... Yung nga problema, po, hindi nga niya masabi kung sino yung mga tao na yun. Ma-recall mo, Morales, sino yung mga kasama mo doon? Your Honor, nandun po doon sa deposition. Nandun po kung sino-sino yung nandun present. Yeah, hindi mo bigay ang pangalan. Wala mo, hindi ka malala. Harap mo. Your Honor, napakatagal na po nung pagkuha ko ng statement. At yung istorya na yung 2012, Your Honor, nung kinunang ko yung confidential informant. Kaya yung pong sinasabi nila, no, na ganyan, pinaharap nila yung mga dati kong kasama. Your Honor, naiintindihan ko po yung pinagdadaanan ng mga kasama ko. Wala naman ho silang pagpipilian. Kung pipiliin nila ako o pipiliin nila yung trabaho nila ngayon, Your Honor. Okay, sige, thank you. Your Honor, ito po yung mga nag-execute ng affidavit, we can once again ask them regarding this. Kasi wala naman pong ibang sasabihin si Mr. Jonathan Morales na kasama niya kung hindi po yung mga naka-assign doon sa Intelligence and Investigation Service. Ikalima, mapapansin sa yugto na ito na sinubukan ni Senator Bato de la Rosa na i-highlight ang materiality ng absence ng mga PGE sa araw at oras na pagkuha diumano ni Morales ng salaysay galing sa confidential informant. At si Morales nagsimula na naman mag-gaslight imbes na sumagot ng diretso. Most likely, ito sa akin. Kung hindi man ito na lagay sa file ninyo, honest opinion ko ito, kung hindi ito na lagay sa file ninyo, pwedeng ang gumawa nito ay siyang nagtago ng papel nito. Possibly. Ako, to be honest, I'm not destroying you, Morales. Ako, isa rin yung iniisip ko na pwedeng ikaw gumawa nito, hindi mo na-submit, baka na sa'yo yung papel na yan. Pero, sige lang, I am giving you the benefit of the doubt. Ika-anim, wala na ngang magawa sa punto na ito si Senator Bato de la Rosa, kundi ang aminin ang malaking posibilidad na ang mga dokumentong ito ay ginawa ni Morales. Nasa posisyon niya at siya ang nag-leak kay Maharlika. Napakalinaw po niyan. Checkmate. Papel na to, dokumentong to nag-exist. Oh, nag-exist on nga. The part of the Mr. Jonathan Morales, because this documents that I have been mentioning, never po itong naging part ng official documents. Well, naniwala ko sa inyo pag dineclare niyo yan, dahil talagang tinignan niyo sa record niyo. Wala talaga yan. Yes, pero please do not make that impression to this committee na non-existent yung papel na yan. Paano nagkakaroon ng soft copy kung walang hard copy niyan? Existent yan, but you cannot determine the location of that paper. Yes, Your Honor. Am I correct? Okay, so dapat magkaintindihan tayo dyan. Yes, Your Honor. At tayo yung nagdududa kung sino nagtago ng papel na yan at sino nag-leak, di ba? Sino? Kaya yan tayo nagkakaroon ng investigasyon. Okay, Your Honor. Please continue. I went to the College of Law. I would photocopy at least about 100 volumes of Scra. Depende ho dun sa Xerox eh. May Xerox na maganda. May Xerox, so yung mas murang Xerox, mas pangit eh. Yung mamisong Xerox nun, clear eh. Well, magkakaroon din ng kanya-kanyang opinion nito. Pero ako, nag-retire ako sa PNP. Kung tingnan mo yung mga second lieutenant pa ako na pile, ganyan na ganyan talaga tingnan ngayon eh. Eh, ganyan na ganyan talaga yung mga color na yan. So kaya nga sinabi ko, existing yung file na yan. Kasi paano nga nagkakaroon ng soft copy kung hindi, walang kinopyahan dyan. Yun lang sa akin. But when you say na non-existent sa file niyo, wala talaga. Naniwala ako sa inyo. Pero kung totoo yan o hindi, I bet may bayag. Totoo yan. Pero ang tanong, sino may hawak? Posible pa na si Morales may hawak niyan at siya ang nagpangalan niyan. To be frank about it, isa yan sa mga pagdududa na iniisip ko, Jonathan Morales, na
Yes, Your Pwedeng Honor. Ikaw. Ang ano nga, Your Honor, Mr. Chairman, ano? Kaya lang ako na napunta rito as resource person dahil nga nung sumulat ako sa kanila, sinabi ko na wala akong kinalaman dyan sa nilabas ng vlogger kasi kinontak lang din sir ako nang kasama ko sa PIDEA. Kaya ko lang din nalaman. Yung problema, hindi pa pinakita yung pangalan mo dyan, hindi pa nakita yung signature mo, sumulat ka ganyan sa PIDEA na claiming yes, sir, ikaw dahil ang gumawa. Ikapito, malinaw na sa punto na ito na buwisit na si Senator De La Rosa kay Jonathan Morales. Mabibilang sa daliri ang kanyang pagbara dito, ngunit napakahalaga na ating pagtuunan ng pansin ang pag-ulit na ni Senator De La Rosa na hindi pa man nababanggit ang pangalan ay lumutang na ito. Ito na kaya ang tunay na dahilan kung bakit nasira ang kanilang plano laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dahil minadali ito at inilabas agad ni Maharlika at inangkin ni Morales. Dear followers and subscribers, what can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. This is the end of part 1. Hope you'll watch part 2 as well. Thank you. In behalf of the entire Splat Communications team. Thank you. Till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. Communications, where facts intervene, yeah.